Sige. 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 So, mga kaibigan, pag manghukay ka ng barayan, ito ang trophy mo pag makuha mo ng buo. At dito sa punta, yan ang tinatawag na pinakadulo ng laman ng barayan. Kainin natin ito upang magkaroon tayo ng swerte sa buhay. So, sige dyan, hati-hatiin na natin. Sige dyan, umpisa dyan. Sige, isip. Uno, dos, tres, cuatro, David. 5. Size City. City. Nasa 7 utod ito, mga kaibigan. At itong sa dulo niya, kasi gutom na kami, tanghali na. Kainin natin ito. Tapos ito. Maliban na magbigay ito ng swerte, ay magbigay pa ito ng laman ng tiyan ko. Tingin ko na nito. Manatin. Nangon. Itu tuh kusilin, yang kukulik. Nangon berdaan itu di sini, pakar. Rap. Tergeter-geter na po. Rah, punta naman tayo ulit sa isang ugnat na lang. Atau uwi tayo. Ngayong araw mga kaibigan, pupunta tayo sa gubat upang manguha ng banayan. Isang uri ng napakailap at pinakamasarap na uri ng ubi na matatagpuan dito sa aming lugar, Lawaan ng Diki. Kasama natin si Kapitan Aldo, si John, si Marvin. Manghukay kami dahil pang sapi-sapi sa aming pagkain. Dahil sa kana rin yan sa carbohydrates na uri ng fruit crops. Mamaya magluto kami upang gawin namin pananghalian. Napakasarap niyan kaibigan. So tara na, let's go! Ryan. Bisa na kami maglakad. May bata pa kami nakasama. Dahil buwan ngayon ng bakasyon, gusto niya rin pumunta sa bundok. Si Ramram. Nangalap na kami ng puno ng banayan. So ang lupa na ito ay pagmay-ari ni Kapitan Aldo. Ayan siya oh. Sa wakas, ito na. Nakita na namin ang banayan. So let's go, mag-umpisa na tayong mahukay nito. Paano po makilala natin ang dahon ng banayan? So sa makikita natin na parang heart ang itsura. At sa banang dulo ay taliwis o matulis. At ito naman ang kanyang bunga. Pag matuyo na ito, malaglag ito sa kagubatan, ihipin ang hangin, at yan na, mabubuhay na sa kabilang bundok. Yan ang seeds ng banayan. Oh, dali. So ito na po ang puno ng banayan, mga kaibigan. Ayan. May dalawa itong uri. Una, may itim na kulay. At itong pangalawa ay green ang kanyang kulay. Ayan na, nag-upisa na kaming manghukay. So ayan na mga kaibigan, kunting hukay lang, lumalabas na. Pag magaling ang naghukay, mas madali lang ito. So ayan na mga kaibigan, lumalabas ang kanyang laman. Ayan. Ayan. Logis ba dyan ako rin. Ito yung natin mo bang? Yung bara rin. Ano yung magbayo? Anak, kasi nagkwentuhan kami. Dapat huwag mong kwentuhan para buo ang kanyang laman. Brabe, apat kartong ka. Yan talaga ang sawa. Sawa. Anong lugar, Jacob? Umbi.
Mula nang bata ka ay marami talaga ang banayan dito. Apo, marami. Ayan oh. Napakahaba ang kanyang laman, mga kaibigan. Mas mahaba sa lima ni Marvin, no? Mahaba pa sa isang dipa. Si Marvin yung master sa pagkukain ng banayan. Si John, bata pa ito. Pula na 6 na taon ay nagkukain na. Ito si Kapitan. Urat na hukay pa. Nasa panglimang puno na kami. At ito mga kaibigan, napakaganda ang kanyang laman. Ayan, parang sawa ang itsura. Ayan, sobrang haba nito. At ito mga kaibigan, ang kanyang dulo. Oh, tingnan natin, napakaputi ang kanyang itsura. So kainin natin yan upang magkaroon tayo ng swerte sa buhay. Sige bray. So mga kaibigan, pag manghukay ka ng banayan, ito ang trophy mo pag makuha mo ng buo. At dito sa punta, yan ang tinatawag na pinakadulo ng laman ng banayan. Kainin natin ito upang magkaroon tayo ng swerte sa buhay. So, sige dyan, hati-hatiin na natin. Sige dyan, magsa dyan, sige. Isip, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siti. Nasa pitong utod ito mga kaibigan. At itong sa dulo niya, kasi gutom na kami, tanghali na. Kainin natin ito. Maliban na magbigay ito ng swerte, ay magbigay pa ito ng laman ng tiyan ko. Ito yung banana ito. Ay, nangon ito, Ben. Nangon. Ito ito ko sila. Nangon ba na ito? Ito yung pakan. Rap. Tagkat-tagkat na po. Ah. Punta naman tayo ulit sa isang ugna na lang. Ito, uwi tayo. Duro. Heto na po ang kuha namin mga kaibigan. Marami at mga malalaki. Napaka-espesyal nito mga kaibigan. Ang sarap nito. Mamaya magluto tayo upang matikman natin ang lasa ng tinatawag na banayan. Ayan. So ito na kaibigan ang nalinisan natin na banayan. Magluto na tayo upang matikman natin kung gaano ito kasarap. Sa wakas, nakaluto na tayo ng banayan. Atin na ito tikman dahil masarap ito at nagbibigay ng lakas sa ating katawan. So tara na magibigan at tayo na kumain ng banayan. Happy New Year and Merry Christmas sa ating mga kaibigan. Ito lang ang aking handa. May bago akong kasabihan tuwing New Year na huwag tayo maghanda ng ice cream, baka matuna ang swerte. Huwag rin tayo maghanda ng mga bilog na prutas, baka
bugulong palayo ang swerte. Huwag rin tayo maganda ng mga hayop na apat ang paa tulad ng baboy, baka, kambing. Baka tatakbo palayo ang swerte. Huwag rin tayo maganda ng isda, alimango, malimasag, at hipon. Baka malunod yung swerte. Huwag rin tayo maganda ng mga manok at may mga pakpak tulad ng pato. Baka lilipad palayo ang swerte. Para siguro roong swerte, maganda lang tayo ng mga root crops. Mga simple na pagkain sa bundok. Para wala nang gastos, sigurado ang swerte. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Thank you po at pakisuporta po ng ating vlog. Farming Ideas PH para rarami rin tayo at marami makikita ng ating mga gawa. Maraming salamat po. Mabuhay!